Jimban! Ayan, pusang alos. Dinumog na naman ni Jimban. Miss ko na si ano eh. Sina? Teresa? Teresa! Teresa! Shoutout Teresa! Maria Teresa Sangho! Samo Teresa! Ayan. May nahuli na naman tayong malaking bulabog mga kasimangis na. Ito po ang dahilan kung bakit ang ating mga hinuhuling isda ay sobrang ilap dahil sinusugod po nito. Predator po ito mga kasimangis. Kaya takot ang mga isda dito sa Malasughe o sa tinatawag nating tawag dito, blue marlin. Yan ang laki-laki niyang blue marlin mga kasimangis. After the storm, there is a big blessing mga kasimangis. May kukwento ko lang sa inyo mga kasimangis. Dalawang araw kaming binakbakan ng malakas na hangin, malakas na alon, may ulan-ulan. Kaya mga kasimangis, hindi kami nakaarya for 2 days. Hindi rin kami nakaarya o hindi rin kami nakalipad for 2 days kasi wala pong lumalabas na isda pagka ganyan masama ang panahon. Yan, sa nakikita nyo yung alon-alon yan na umarya na kami kanina. So hindi po nakuhanan yung actual na pag-arya kanina dahil pangit pa nga ang visibility at mahangin pa. So ngayon, unti-unti na pong gumaganda ang panahon at lumalabas ang isda. Kasi po pagka malakas ang alon, malakas ang hangin, pangit ang panahon, hindi po talaga lumalabas ang isda dito sa Pacific Ocean mga kasimang isda. Wala pa rin po tayo sa Pilipinas, hindi po ganito ang proseso ng pangingisda natin sa Pilipinas. Kakaiba po sa commercial fishing mga kasimang isda. Inuulit ko, ang hinuhuli naming isda ay para sa kaning. Inilalata po ito. Wala po ito sa local market na makikita mga isda. Ito po ay inilalata. Dinideliver po ito sa Jensen at sa iba't ibang bansa sa worldwide mga kasimang isda. So ikukwento ko lang po. Eto ngayon, nakikita nyo dyan sa ating harapan na yan, isang ating kasamahan, naka-area na yan. Mas una po naka-area yan sa atin. Malaki po ang huli niyan. Eto naman po, isa din. So maganda rin ang huli nito. Nasa 150 tons po yata ang huli nitong isang ito na una silang dumating dito sa area namin. Kaya nakuha nila yung mas malaking grupo. So itong isa naman sa kaliwang yan, parang nasa 60 tons din na huli niyan sa kwento mga kasimangis. So sa ngayon, itong sa atin naman po ay malalaman po natin na mamaya pagkatapos, kinuwento ko lang po yun, yun po ay mga kasamahan natin. So sa pagkakataon ito mga kasimangis, yan si Falcon hindi pa nakakalipad kasi meron siyang konting karamdaman, meron siyang konting vibration dahil sa sama ng panahon noong nakaraan, baka na naalog-alog siya. So kailangan po namin i-test flight si Falcon para nang sa ganon ay safe po tayo sa paglipad mga kasimang isda sa paghahanap natin ng isda dito sa Pacific Ocean mga kasimang isda. So sa ngayon po, ang aga pa. Yan, yung isang pangulong na yan, isang barko na yan, isang kasamahan pa rin natin yan mga kasimang isda, siya ay naghahanap pa rin ng kanyang aariyahan. So ganito po nga ang laban sa pangingisda dito mga kasimang isda sa commercial fishing. Talagang maraming kalaban. Sabi nga ng boss namin, kahit party line niya o ibang kumpanya o kahit kumpanya namin ay considered kalaban. Kailangan pagalingan. Paramihan ng huli mga kasimang isda ng komita. Ganun po. Ganun po ang advice namin ng aming boss na kailangan yung kasister company mo ituring mong kalaban. Nang sa ganun, pagalingan kayo. Pagandahan ng huli at palakihan ng kita. Para nang sa ganun naman po ay sulit na sulit po ang ating pamamalakaya. Napakalaki po ng gastos na araw-araw dito sa isang barko. Milyon-milyon dolyar po ang ginagastos dito dahil sa madami binabayaran dito. Kaya napakamahal po talaga ng mga dilata natin dahil dyan pa lang po sa pamamaraan kung paano inuhuli ang ating mga itinilalatang isda ay talaga napakalaki po ng gastos. Napakarami po ng binabayaran dito. Maraming permit, license, sa mga dokumento at lalong-lalo na po yung per day nito. May per day itong binabayaran. So hindi ko na po kayang kwentahin dahil sobrang laki po ng puhunan dito ng kumpanya mga kasimang isda. So ayan nga po mga kasimang isda, pag wala kang area dito sa isang araw, talagang malulugi ang kumpanya dahil sa laki ng binabayaran. Kung kaya nga sa mahal pa rin ng krudo mga kasimang isda, so kasama na po yan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na po yung mga dilata natin. Siyempre tumataas na po yan dahil sa kita nyo naman po sa mga vlog ko kung paano hinuhuli, kung gaano kalaki mga ginagastos, barko pa po ang ginagamit dito.
wala pong ganitong mga fishing boat dyan sa Pilipinas dahil wala naman pong ganyang kadaming isda dyan sa Pilipinas na mahuhuli. Dinadayo po talaga itong pangingisda dito sa ibang bansa nang sa ganon makapag-provide ang ating mga fishing companies, mga tuna companies, mga canned mga companies dyan na gagawa ng mga tuna and canning tuna, mga kasimangisda ay talagang dito pa po sa ibang bansa inuhuli. Wala po dyan sa Pilipinas. Kaya dito po dumadayo yung mga Philippine boat, Japanese boat, Taiwanese boat, Korean boat, minsan may American boat pa rin po na pupunta dito, mga kasimangisda. So, sa industry po ng fishing, sa commercial fishing, talagang napakalaki po talaga ng pupuhunanin dito talagang. Kailangan dapat po pag umarya kayo, pag huli nyo, daan-daan to nila. Para sa ganon, masulit naman po yung mga binabayad dito. Napakalaki ng juice na binabiharan dito. Ayan, sa nakikita nyo mga kasimangisda, nasa loob ng ating lambat yan, namumuti na yan. So, antabayan natin mga kasimangisda kung ganong karami ito. Kasi usually sa isang area, pagka umaraya kayo, halos pagka malalaking grupo, halos hindi nagkakalayo-layo ang size ng grupo. O tinatawag nating school of fish. Sa English po, school of fish or kawan o yung lutaw o litaw. So mga iba't iba po ang tawag ng mga ano sa Pilipinas. So dito po ang tawag namin diyan kawan. So pagka may kawan po, kumakawan niyan, namumuti, yeah, may alon-alon na ganyan. So ito po ginagawa natin ng paraan na sabi ko nga kanina na pagandahin pa natin, pahabain natin ng video para hindi nabibitin ng ating mga taga-subaybay. Ayan, nandiyan na po sila, nagpa-power block na po sila. So kita nyo naman po ang daming tao diyan. May naka-assign sa kadena, may naka-assign sa lambat, may naka-assign sa yan sa dilaw na yun, sa pataw, mayroon nakalagay sa nakaano sa snap ring. So ayan po, lahat po ng ano ay may ginagampanan dito. Ayan, pinapokus na yan, snap ring po yan. Nasa 7 kilos po ang weight po ng isa niyan. Naka-attach yan sa kadena, naka-attach sa kable, naka-attach din sa ating lambat na kusakwan. Pag binira po yan ang kable natin, mga kasimangisda, lulubog po at lulubog yan para lumalim ang ating lambat. Nang sa ganon, masakop natin yung mga isda, hindi na sila makasisid. Yun po ang purpose ng snap ring. Kung bakit siya ay nakaka-touch dyan, mas mabigat po talaga yan, nasa 7 kilos. So, ganyan po mga kasimangisda. Pinapaliwanag ko po para dun sa mga bago lang po sa ating Facebook page saka sa ating YouTube channel, yan po yung ano dyan, yan po yung sistema kung paano nahuhuli yung isda. Pag nailadlad ang lambat, lahat, bibirahin po yung kable na yan na nakatas nga po dyan sa snap ring yan. So, para lumalim ang ating lambat, para hindi makatakas ang ating isda na inaryahan, mga kasimangisda. So, ayan nga po. Pagka ganyan, lahat na sila ay busy na. May tao sa controls. So, may nagbibira doon sa humihila yung ating skip at saka ating pass crab. Ayan. Pinofocus dyan yung mga kadena. Tapos yung may yun nasa likod na yan. Andyan po sinasalansan yung snap ring, mga kasimang isda. Nakahanay din po yan dyan para hindi magulo. Para hindi po masabitan ng ating lambat, kasi pag sumabit po yung snap ring sa lambat niyan, may tendency po na masira ang ating lambat. Ayan. Yan po ang ating power block. Ayan. May gulong po. Sabi nila, gulong daw ng aeroplano yan, kaya napakatibay din po niyan. Mabigat din po. Kasi pag ikot ng gulong na yan, yung pataw na yon na hihilan niya pababa. So parang ganun po. Ayan. Ito namang isang ito, telescopic. Yan naman po ang tumutulong dyan sa mga ating, sa mga assigned dyan sa yan, sa may pataw na yan, para maasalan sa lang maayos, para hindi sila gaano mabigatan sa paghila, mga kasimangisda. Kita ninyo, pinapatas ang maayos yan nang hindi magulo at nang hindi magbalunbon. Pagka nagbalunbon po ang lambat natin, may tendency masira, mawarak yan. Hindi rin mahuhuli ang isda, malaking abala po. Napakamahal po ng presyo ng ating lambat. Ang sabi nila, nasa 70 million daw po ang presyo niyan. So halos parang mas mahal pa ho yata sa barko, sabi nila. Lumang barko, yung mga second hand na barko, mas mahal pa po yung ating lambat, mga kasimangista. Plus, may helicopter pa tayo. Imagine ninyo, mga kasimangista, kung gaano pinagkakagastusan ng kumpanya ang pangingisda dito. So kung sa Pilipinas po may ganito, hindi na dadayo ang mga Pilipino dito, iba't ibang mga bansa para dito mamalakaya. So sa Pilipinas po wala pong ganito, kaya sa mga nagtatanong, inuulit ko lang po ulit, dito po ito sa Pacific Ocean, sa Papua New Guinea po kami, mga kasimangisda. Papua New Guinea kami ngayon na mamalakaya.
So ayan mga kasimang isda, tulong-tulong sila dyan para may akyat yung lambat, kasi may laman po ang ating lambat na isda. So sa Ariada nga po, ito another, ulit na naman, nasa 8 to 10 minutes po bago mailadlad ang buong lambat natin. At ito po ay may sukat na halos o humigit kumulang 1 kilometer pagka nailadlad ang ating lambat. At may lalim po ito nasa more or less nasa 300 meters po. Ayan, sa nakikita nyo mga kasimang isda, yan yung ating chipmate, si Chip Calvo. Siya ang assigned dyan sa hydraulic control. Siya ay nagko-control ng power block at saka sa mga motor-motor dyan sa baba. So, siya ang overall in charge dyan sa hydraulic control. Kung ano mang instruction doon ng maestro doon sa may lambat na yon, pag sinabing para, siya magpapara. Pag sinabing dire-diretso, dire-diretso mga kasimang isda. Hydraulic system po, mas matindi gamit dito, hydraulics yan, nakikita ninyo. Ang dami-dami niyang pinipit-pit dyan, tinitimpla-timpla para nang sa ganon, maayos yung pagsasalansa ng ating lambat mga kasimang isda. Hindi pwedeng paspasan mo o bagalan mo yan, may kanya-kanya pa rin po yung rate of flow kung sa kuwan para maganda yung patas ng ating lambat. Hindi na iiwanan yung pataw o hindi na iwanan yung kadena o hindi nauna yung mga laman ng lambat mga kasimang isda. Ganyan po ang paliwanag mga kasimang isda kung bakit meron tayong hydraulic operator dyan mga kasimang isda. Yan nga po, medyo pakipot ng ating lambat dyan. Maiksi na yan. Malapit na makita ang mga isda dyan. So, kailangan po yung ibuka. O kailangan hindi kumipot ang ating lambat nang sa ganon, ang isda ay makalaro sa loob. Hindi magtingahan dyan sa loob. Kasi pagka ganyan po makipot na at marami ang isda, magbabanggaan yan sa lambat at mabibilis. Sabi ko nga, ang isang pinakamabilis na isda sa ating ang isdang hinuhuli natin ay yung gulyasan. Sa sobrang bilis po nitong lumangoy, pagbangga niyan sa lambat, madali po silang namamatay. Kaya pag namatay sila, babagsak sa ilalim sa bag portion. So bibigat na kagad yung ating lambat. At pagka matagal-tagal po ang pagbibirada dyan, maaring masira kagad yung isda. So kaya as much possible, ibinubuka yan mga kasimang isda ng dalawa nating skip, ng ating skip lawagan at saka ng ating pass crop. So ayan. So yeah, kita nyo, nandyan pa rin yung pass crop, isang skip doon. So balapit na rin po yung kalaskasin kasi makipot na siya. So ganyan po ang sistema para hindi magtingahan yung mga isda natin mga kasimang isda. Ayan, may tao na dyan nakaantabay.
Ito na nga po, sa pagkakataong ito, pagkaganyang kakipot na po, nakikita nyo nang nagsisimula ng lumutang ang ista. May mga pumipitik-pitik na dyan, yan. May nagtitingahan na. So, ganyan po. Kaya sinasabi ko sa inyo na dapat pagka makipot na, ibinubuka po talaga para hindi tuminga yung mga isda. So sa ganyan, talagang magtitingahan na po siya kasi pagka marami po talaga ang isda, nandyan na po talaga yung volume. So makikita nyo na isa-isa na siyang magtitingahan dyan. Ayan, no? Madami na. Madaming nasasayang din. Pero hindi po pwede natin, hindi natin pwedeng ipara yan mga kasimang isda kasi lalong mas masisira ang isda pag yan ay iniisa nyo pang tanggalin dahil mas dadami ang tinga sa ilalim, mas bibigat po, mas masasayang yung isda na nasa ilalim natin mga kasimang isda. Ayan, tingnan nyo lang, talagang halo po siya, may yellowfin, may tuna, may gulyasa. So tingnan natin kung mga ilang tunilada ito mga kasimang isda kasi ayan, meron na naman tayong bulabog. Kaya nga po yan, kaya nga po nagiging mailap talagang nararatil ang mga isda pag nakakita sila ng ganyang bulabog, yung blue marlin na yan, yung nasa taas na yan. Napakadelikado talaga, makabagsak sa tao niyan. Kaya pinapalis sa mga tao dyan para for safety purpose talaga naman. Buhay pa yan, oh, kumakawagwag pa sa taas. So yan po ang kalaban namin na isda mga kasimang isda dahil yan yung bumubulabog. Kung minsan instead na aarya ka na lang, puting-puting na, bibitaw ka na lang, bigla na lang lulubog ang isda, yung pala may ganyan, may nang bubulabog sa ilalim. So hindi naman po maiwasan talaga dahil dito sa area marami po din na nahuhuling ganyan. Pero hindi naman po yung kasama sa aming inuhuli. Kung mahuli man po yan, edi dadaingin natin, uulamin natin mga kasimang isda. Ganun po ang para hindi siya masayang, kinakain na lang siya. Hindi naman po siya kasama sa binibenta mga kasimang isda. Thank you.
Tulad nga po ng mga nasabi ko nung mga nakaraang video, pag nakakahuli kami ng ganitong blue marlin o ng ganitong malasuge, ito po talaga yung kaaway ng mga simanging isda dito sa laut, kasi ito po yung nagiging dahilan kung bakit mahilap ang ating isda at mahirap hulihin, hindi lumulot ang isda pagka meron pong ganito na sumusugod sa ating mga isda. So takot po ang ating mga isda dito, ang ating yellow pin, ang ating tuna, ang ating gulyasan. So ganyan po. Kaya ito po, hindi naman po ito kasama sa aming inuhuli. Ayan nga po, simula na tayo ng pagsasalok mga kasimang isda. So makikita nyo na dyan kung gano'ng karami ating nahuli. Pero ito po nga sa estimate mula sa ating sonar kanina, ito po ay more or less nasa 60 tons mga kasimang isda. So tingnan natin kung tatama talaga ito or higit pa sa 60 mga kasimang isda. Dahil maganda-ganda rin po ang indikasyon nito sa sonar. So inuulit ko po, yung sonar po yung pong pandetect natin ng isda sa ilalim ng dagat, kung anong distansya, anong galaw, ganong karami, ganong kalalim ang isda mga kasimang isda. Kaya mapapansin nyo mga kasimang isda, kahit minsan walang nakikitang isda sa ibabaw na lumulutang, nakakaarya po, pwede pong umari ang ating mga fishing master dahil meron silang high-tech na sonar na ginagamit mga kasimang isda. Nandidetect nila ang isda kung nasa ang posisyon nito, kung ganong kalalim, kung ganong mabilis, kung tumatakbo ba, at kung ganong karami. Ganun po. Kaya napaka high-tech po na pangisda dito sa commercial fishing. So kaya mga kasimang isda, talagang malaki ang pinupuhunan dito sa mga aparatos pa lamang. May birds radar tayo, may S-band radar, X-band radar, may current indicator or nagsasabi ng agos sa ilalim, tsaka meron tayong water temperature. Yung temperatura ng tubig malalaman din yan, kasi usually ang isda na lumalabas ha, mula sa 30 to 31 degrees Celsius po. So pagka napangit at malamig ang tubig, hindi talaga lumalabas ang isda. Pag sobrang init din naman, ganun din po mga kasimang isda. Kaya talaga napaka high tech natin mga kasimang isda. Si Dono ang diver na putok yung hydraulic, nagka-bury ang ating hydraulic, kaya isa-isa nila. Pa-shoutout naman dyan, Jimban! Pa-shoutout naman dyan! Ba yan? Bahit walang paay si Jimban! Maloko talaga to si Jimban eh. Ng gulyasan. Jonathan, ah? Jonathan, ah? Yes, yeah. Papi! Yeah, Papi! Namatay! Dead man! guys, this is namatay, oh. Smile, namatay, oh. Ah, kay buhay, oh, nainak. Ah, kay buhay. Dead man, oh. Dead man, oh. Dead man. Yes. Ayan, Jimban! Ayan, pusang alos. Dinumog na naman ni Jimban. Ko na si ano eh. Sina? Teresa? Teresa! Teresa! Shoutout Teresa! Maria Teresa Sangho! Samo Teresa! Ayan. Inaayos pa ang hydraulic natin mga kasimang isda. Kailangan mas mapaspasan natin to, baka mabulok ang isda.
ginagawa na ng paraan, isa-isa na lang ihugos. Kasi pagka ito, hydraulic po ito, kaya hindi po pwede siyang gamitin dahil pumutok yung hose ng hydraulic natin. So yan, isa-isa nilang dinadampot yan para lang makuha. Sayang naman, baka masira lang. Ayan mga kasimangis na. Oh! Wait much. Oh, okay, go. Record na ng Mamang Kalbo. Ayan, Mamang Kalbo.
mix talaga siya ng skipjack, yellowfin, may tuna mga kasimang isda yan. After the storm, there's a blessing. Thank you Lord for the blessings. Ito. Shoutout sa ating mga subscribers at sa ating followers sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Si Mangis na underscore Capnilo sa ating YouTube channel. Ganun din po sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang po, Nilo Aranes. Ayan. Kada salok po yan, kinukuhanan ng 5 piraso para sukatin. Yan po, para malaman po majority at saka yung sizes ng isda at saka timbang ng isda mga kasimang isda. Bakit sinusukat? Kasi para alam natin na pasok tayo dun sa tinatawag natin sustainable fishing mga kasimang isda, na hindi natin nahuhuli yung mga maliliit na isda para sa continuity ng paglago ng ating fishing industry. At the same time mga kasimang isda, para alam natin ang laman ng ating mga bodega kung saan nakalagay yung mga ganong sizes, ganong classification, para may tali po tayo dyan in case may order po, alam natin kung meron tayo may po-provide natin mga client mga kasimang isda. So from time to time, once na may huli, sinusukat po talaga yan para alam ang mga bodega at tayo po ay nasa standard po ng fisheries dito mga kasimang isda sa bansang ito. Kami po ay nasa Pacific Ocean pa rin mga kasimang isda, tuloy-tuloy dahil sa salok. Siguro more than 30 tons po ito. Hindi ko alam eksaktong ano, kasi hindi ko napanood kanina yung iba. Lumipad ako, buti inabutan ko, nagsasalok na sila mga kasimang isda. Ayan, nag-test flight tayo mga kasimang isda, kaya hindi ko nabutan yata yung first salok. Pero sa tingin ko, may mga 30 tons na siguro nasasalok. More or less. Ayan, gaganda ng size ng isda mga kasimang isda. Mga 2.5 yung skipjack, yung yellowfin, mga 3.5 to pataas mga kasimang isda. Ganyan, mas maganda mga kasimang isda pagka sa ganitong isda, yung mix po, yung mix halo-halo talaga kasi may volume. Kasi pagka puro lang tuna, medyo kukunti lang po yung volume ng isda. O pagka naman gulyasan, talagang volume mo talaga. Lalo pa mas maganda kung masasamahan siya ng skipjack, yellowfin, tsaka tuna. Mas maganda ho ang volume mga kasimang isda. Ganyan po ang maganda na aariyahan ninyo. Kasi pagka puro tuna, minsan po mga pira-piraso lang. Pero pagka bumigay din naman talaga ang tuna, ito ay umabot din ng mga 200-300 tons po mga kasimang isda. Pero pagka mix ho yan, talagang mas malaki. Minimum, wag may minimum ka dyan, 100 tons. Pagka magandang labas ng isda mga kasimang isda. Ayan. Tuloy-tuloy tayo sa pagsasalok. So, sa mga nagre-request na nabibitin sa ating mga video, sige, wala na tayong fast track. Puro na lang talaga to actual na video. No script tayo mga kasimang isda. Kung ano nakikita nyo, what you see is what you get mga kasimang isda. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagsasalok. Kaya, eto, panoorin nyo lang. Okay, sabihin mo kay master. Kahit sa titlang mo nyo na ayan mga kasimang isda, tuloy tayo sa sinasabi ko, no script tayo, what to see is what to get. Sa daming ito ng isda, wala po talagang ganitong isda sa Pilipinas na talagang ganitong voluman. Sa atin kinakawil-kawil lang ang mga ganito, pero dito lambat po ang bumibira dito, malalaking lambat. International fishing tayo mga kasimang isda, bago lang sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, ganito po ang pumamaraan namin pangangisda dito sa Pacific Ocean. Ayan. So, ano pa ba mga katanungan sa atin? So, ito nga po, nagpapasalamat kami kay Lord kasi sa 2 days naming hindi nakaarya dahil sa pangit ng panahon, ito, pinagkalooban kami ngayon ng magandang grasya umaga pa lang. So, thank you Lord pa rin talaga. Talagang nandito yung grasya sa lugar na ito. Kung nakikita nyo dun sa una nating video, madami tayong nakita mga fishing boats, mga sister boat namin yung mga kasimang isda. Sister boat namin na naka-arya din, yung iba naghahanap pa rin ng para sa kanila. So, good luck so sa lahat ng mga kasimang isda natin. Ganon din po sa ating mga followers at subscribers dyan mga kasimang isda. Yung madami tayong mga followers at subscribers na fisherman dyan sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. So, good luck po sa inyo mga kasimang isda. Ganito po ang buhay natin. Alam nyo kung paano ang buhay ng ating mga kasimang isda. So,
Nagkataon nga lang po na dito sa bansang ito kung saan kami naroon ay talagang napakarami pong isda. Sa Pilipinas po, nagre-reklamo sila, wala na daw mahuli. Tapos may ban pa for 3 months or something like that, mga kasimangis. Dito po walang ban, pero sometimes po meron dito yung tinatawag na pad closure. Hindi ka pwedeng umarisa sa troso, hindi ka pwedeng umarisa sa payaw. Yun po yung mga parang recess nila. So nakalimutan ko kung anong buwan yon, pero 3 months din po yon, o 2 or 3 months yata silang walang pareha sa ganong pad. Pero sa Kawan po, yung mga litaw na ganito na inaarihan, o ano po yan, tuloy-tuloy lang po ang pangingisda dito. Doon lang po tayo sa pad closure, tinatawag yung mga floating objects saka mga troso, hindi ka po pwedeng umarya, mga kasimangisa. Pero sa ganitong Kawan na litaw-litaw po, kumakawan talaga, tuloy-tuloy lang po ang area natin, yeah, mga kasimangisa. Sana mahigit sa 30 toneladas ito. Meron pang sasalukin. Dito talaga ako sa Sansulok para safe dito, mga kasimangista. Kasi doon talaga napakadelikado. So kailangan talaga may safety gears ka doon, may helmets. Saka kahit sa naman dito sa portion ng Cubierta, dapat naka-helmet ka palagi, mga kasimangista. Tulad nga po ng mga nakaraang video ko, mga kasimangista, habang ang nagsasalok tayo, patuloy din naman po ang ating maestro at ang ating ibang fisherman dito sa paghahayuma, pagtatahin ng lambat. Parang sa ganon, nakaprepare ang ating lambat anytime na umarya ulit tayo after this salukan. So maghahanap na naman tayo ng panibagong prospect ng isda pagkatapos ito, dahil inabot kami minsan 2 to 3 dalawa-tatlong area. Minsan, maapat pa yan pag talagang mailap at saka maganda ang klase ng Kawan. Yung fishing master natin talaga nang gigigil yan sa mga ganyan. So, pinakamaganda lang po dito sa Laot, mga 2 hanggang 3 na aryada, para hindi naman gaanong pagod yung mga tao. At saka the same time, pagpaapat na, pag puro sabaw, talagang mahihirapan din talaga, puro pagod din, walang kita. Pero kung sa minsan, sa pang-apat po talaga nagpapahuli. Kaya paswertihan lang, mga kasimangisda. So dito nga po, sa umaga pa lang, kung may silang ka sa umaga 4:30, 4:50 ng madaling araw, umaarya ka na. Tapos yan po, hanggang maghapon na po yan, hanggat may liwanag at nakikita pang isda, pwede pang umarya, mga kasimangisda. So ganun po. Kaya inaabot minsan ng 4 na beses, pero the best na po yun, 2 to 3 aryada, mga kasimangisda. Yeah, nakikita ninyo, tuloy-tuloy lang sila. Kanya-kanya sila ng portion dito na ginagawa. So, sabi ko nga, proper coordination, communication, para sa maganda ang operation sa fishing, mga kasimang isla. Dapat under the control ng fishing master, mga kasimang isla. Siya ang may overall in charge dito sa fishing operation ng ating fishing master, mga kasimang isla. So, ayan, sana marami pa. May sinasalok pa, tuloy-tuloy pa. Wala na tong pastrak-pastrak. Panoorin nyo to, mga kasimangista, kasi marami nabibitin sa atin sa YouTube channel, mga kasimangista. Kaso napakatagal naman po mag-post sa YouTube, kaya nahihirapan din ako mag-post, mga kasimangista, pagka nasa tabi na. Kaya minsan pinipil ko na lang iksian, dahil napakamahal po ng load dito, mga kasimangista. Napakamahal ng load dito. Yung mga videos ko, mga 30 minutes mahigit, inaabot po yan ng isang araw bago ako makapag-post. Sa bagal po ng signal, ang lakas kumain ng signal, napakamahal na ang lakas kumain ng load. Kaya mga kasimangista, one upload lang ako at day sa pagkasatabi, kasi mahina nga po ang signal. Yun, mga kasimangista. So enjoy nyo lang po ang panonood. Maraming salamat po sa inyo sa support. So nakikinig nyo sa malayo na yun. Ayan, si Sterboard natin kanina, nakaarya din yan. May huli din ho yan. Tapos yung isa, nandun pa. Ayan, may huli din ho yan. So ibig sabihin, mabait ang blessing ngayon. Talagang pinagpapala, mga kasimangisda natin. Lahat na nandito nakaarya sa ngayon. So thank you Lord for the blessings. The bless po ang lahat nating mga kasamahan. Ayan, mga kasimangisda. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagsasalok.
Tatapusin na natin ito hanggang dulo para makita nyo kung gano'ng karami mga kasimang isda. Para hindi na kayo nabibitin sa mga videos ko. Kaninang umaga po mga kasimang isda, hindi na ako nakapag-video doon sa Ariada dahil hindi pa gano'ng kaganda ng visibility. Ang pangit naman pong i-video. So kung makikita nyo sa una kong video, yung nasa loob na ng lampat natin yung pinakita ko para mas maganda ang visibility. Kasi hindi, sabi ko nga, dalawang araw kami binayo-bayo ng mga masamang panahon. Kaya eto, kaya... ngayon medyo gumaganda-ganda ng panahon kaya nakapag-video na tayo mga kasimang isda. Ayan, kita nyo sumasayaw-sayaw ang salok. Pagka sumasayaw-sayaw ang salok mga kasimang at mga isda, yan po ay umuuga yung barko dahil sa alon, kaya delikado. Ayan, makabagsak yan sa tao, talagang may kalalagyan. Ayan, dami pa rin na nasa salok mga kasimang isda. Fresh na fresh pa rin mga kasimang isda kahit kulang-kulang isang oras na nagkasalok na to. Update mga kasimang isda, nakausap ko ang ating chipmate, ang ating si Chip Calvo. Siya nag-estimate ang ating mga nahuling isda. So sa ngayon po ay nasa almost 60 tons na po ang ating nailalagay sa ating bodega mga kasimang isda. Yun po ang update natin, latest update. So tuloy-tuloy po lang sana, mayroon pa rin sana sa loob ng ating lambat. At sa ganun baka mas madami pang grasya mga kasimang isda. Thank you Lord again. Ayan. So tapusin na natin to hanggang sa maubos yung laman ng ating lambat para malaman natin ang actual na nating nahuli. For ngayong umaga pa lang ito. Unang area pa lang mga kasimang isda. Yan, nadami pa rin, marami pa rin mga kasimang isda. Yan, siguro nasa 60 tons na tayo ngayon. Kasi kulang na lang kanina ng isang salok eh. Nasa 60 tons na tayo mga kasimang isda. Thank you Lord! Ayan. After the storm, there is a blessing, mga big, big, big blessing mga kasimang isda. Naka 60 tons na tayo. Mga kasimang isda, pasensya na ha, hindi ako nakakuha ng video doon sa ating conveyor at saka sa ating bodega kasi masikip doon ngayon. Nasa bodega 4 ang pinaglalagyan, medyo masikip mga kasimang isda. Hindi ako makakasiksik doon mga kasimang isda. So susunod natin video, lalagyan natin siya ng conveyor mga kasimang isda. Kukunan natin ng conveyor tapos ang ating bodega. Sa ngayon hindi pa ako makasiksik, pasensya na muna ha. Doon siya nag-aabang sa ating sa conveyor. Ito na muna tayo sa kubyerta. Ayan. Ito. Chip, ilang kilo ito? 2.5. Mga 2.5 kilos daw ito. Parang bigat. Tuloy-tuloy pa rin talaga ang salok mga kasimang isda. Marami pa oh. Halos punong-puno pa rin oh. Marami pala talaga itong unang area namin. Sumasayaw. Finally mga kasimang isda, ito na lang yata yung huling salok mga kasimang isda. Huling salok na yata ito. More than 60 tons mga kasimang isda. Thank you Lord. Follow lang po si Mang Isda by Capnilo. Ganon din po sa akin YouTube channel. Si Mang Isda _ Capnilo, all capital letters po. Subscribe na po kayo mga kasimang isda. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. After the storm, there is a blessing. Ito po ang title ng ating vlog ngayon mga kasimang isda. Dahil nga kami binakbakan na malalakas na alon, malalakas na hangin, kaya eto, may grasyang katapat mga kasimang isda. Thank you Lord. More than 60 tons ang ating blessing ngayong umaga. Magandang umaga. God bless. See you all. Thank you.